Good Friday morning. Kumusta na kayo? Ang ating topic for today is prayer for healing po. So, this week po ay puro prayers po yung ating mga ginagawa. So, ngayon po ay sa prayer for healing po tayo. Ang verse po na ating babasahin ay sa Jeremiah 17:14. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa bagong pag-asa, sa patuloy na pagbe-bless niyo po sa amin, Lord. Thank you, Lord. Nagising po ulit kami. And thank you dahil sama-sama po kaming mananalangin sa inyo sa araw, sa umagang ito. Salamat, Lord, kasi patuloy niyo pa rin po kami binibigyan ng pag-asa, ng pagkakataon na makausap ka. Lord, patawad po sa mga pagkakamaling nagagawa namin. Kung kami man po ay nagkakasala sa inyo, kung kami man po may nagagawang pagkakamali sa inyo, patawad, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na patuloy niyo po kaming linisin ang aming mga puso't isipan. Nang sa gayon po ay malaya po kaming makalapit sa inyo, na malaya po naming mahiling kung ano man po yung mga kahilingan namin, Lord. Lord, humihingi din po kami ng kapatawaran sa mga pagkakamaling na gawa namin sa aming mga kapwa. Ang dalangin ko, Lord, na patawarin niyo po kami. And Lord, nawa po ay sa umagang to, samahan niyo po kami. Dalangin ko, Lord, na ang mga healing namin, ang mga panalangin namin ay iyo pong dinggin. Lord, nawa po ay kayo po ang magpagaling sa mga may sakit ngayon, sa mga inuubo, sa mga sinisipon, sa mga nilalagnat. Lord, hipuin niyo po sila, pagalingin niyo po sila, Panginoon. And dalangin ko na makayanan po ng mga katawan nila, yung mga ubo, yung mga sipon na meron sila ngayon. And dalangin ko, Lord, na bigyan niyo po sila ng pag-asa, na gumaling po agad sila. And dalangin ko rin po sa inyo, Lord, yung may mga cancer ngayon. Sa iba't ibang uri ng cancer, Panginoon, na meron ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga kapatiran. Lord, nilalapit ko po sila sa inyo, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Alam ko, Lord, na napakahirap po ang sakit na to, na napakahirap po, Lord, na magkaroon ng cancer. Lord, pagalingin niyo po nawa sila. At nalangin ko, Lord, na bigyan niyo po sila ng pag-asa, yakapin niyo po sila, Lord, at nalangin ko na sa pagkakataon na sila po ay nahihirapan, bigyan niyo po sila ng kalakasan. Ay dalangin ko rin po, Lord, na yakapin niyo po sila. And Lord, nilalapit ko rin po sa inyo yung may mga goiter, yung mga high blood, yung mga may fatty liver, yung mga may sakit sa kidney na nagda-dialysis ngayon. Lord, pagalingin niyo po sila, hipuin niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng peace of mind, nagagaling po sila. Bigyan niyo po sila ng tiwala sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pag-asa, Lord, na someday gagaling din po sila, na kahit maghirap sila ngayon, na kahit nahihirapan sila, someday, Lord, gagaling po sila. Dalangin ko na yakapin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng pag-asa, Panginoon. At dalangin ko na kahit may mga sakit silang ganun, kayo po mag-provide sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan, Lord, financially. And kayo po rin po ang yumakap sa kanila. And dalangin ko, Lord, na magkaroon ng pag-asa, Lord, ang bawat isa na may sakit na gumaling po para po sa inyo, Panginoon ko. And Lord, nilalapit ko rin po sa inyo yung may mga hika, yung may mga allergies, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Lord. Nawa ay mga lahat ng mga allergies na meron sila ay pagalingin niyo po, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na ang bawat isa na may mga sakit, may mga allergy ay matuto pong magkaroon ng disiplina sa sarili nila para po gumaling din po sila, Panginoon. And Lord, nawa po ay kayo po ang manguna sa kanila. I-guide niyo po sila, Lord, para kung paano po sila magpapagaling ay gumaling po sila, Lord, sa tulong mo po. And Lord, nilalapit ko rin po sa inyo yung may mga pag-aalala,
yung mga di makontrol na takot, yung mga nalulungkot, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kasiyahan, Lord. At saka yung mga sobrang pag-aalala, Lord, nawa ay magtiwala po kami sa inyo, Panginoon, na yung pag-aalala ay hindi makadagdag sa amin, sa aming buhay, Lord. Bagkus ay lalo po itong magpapahirap sa amin. And Lord, dalangin ko na kung sino ang po yung nakakaranas ng lungkot, ng depression, kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, Lord. Yakapin niyo po sila, Lord. And dalangin ko rin po sa inyo, Lord, na kayo po ang tumulong sa kanila, Lord, para mapagtagumpayan lahat yung mga takot, yung mga depression. And Lord, nawa po ay kayo po ang yumakap sa bawat isa sa amin, Lord, pag nakakaranas po kami ng mga gaitong bagay. And Lord, nilalapit ko rin po sa inyo yung mga nakaranas ng lindol, ng sobrang lindol, Panginoon. Dalangin ko na kayo magpalakas sa kanila, yung mga namatayan, Panginoon, yung mga nawala ng bahay, yung mga nasaktan. Lord, kayo po ang tumulong sa kanila para bumalik sa kanila yung kanilang pag-asa na kayang-kaya pang bawiin yung mga nasira, na kaya pang maibalik yung mga nasira. Ang dalangin ko, Lord, na magtulong-tulong po yung mga kapwa namin, mga kapatiran, para magbigay po ng o ibigay po yung mga ibang pangangailangan ng mga taong naapektuhan po ng lindol. And Lord, dalangin ko rin po na yakapin mo ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming buhay habang nandito kami sa mundo. Dalangin namin, Lord, na kahit anong mangyari, kahit ano yung maranasan namin, kahit ano yung danasin namin, tulungan nyo kaming magtiwala sa inyo, Panginoon. Tulungan nyo kaming patuloy kaming manangan sa inyo, patuloy kaming kumapit sa inyo, Panginoon. At nilalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, yung mga patuloy na lumalayo sa inyo, patuloy na nanghihina ang kanilang mga spiritual, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na palakasin mo po sila. Patuloy mong paalala sa kanila, Lord, na mahal mo sila, mahal mo kami. Patuloy mong ipaalala sa amin, Lord, na hindi mo kami iiwanan. Patuloy mong ipaalala sa amin, Lord, na naandyan ka lang para sa amin. Lord, dalangin ko na kayo po ang patuloy na magpalakas sa amin. Huwag niyo po kaming iwanan, Lord. Dalangin ko na patuloy niyo po kaming samahan sa lahat ng aming mga gagawin. Patuloy niyo kaming i-guide, Lord, sa aming mga gagawin. Ang dalangin ko, Lord, na patuloy niyo po kaming bigyan ng talino, ng pagmamahal sa aming kapwa, Lord. Nang sa gayon ay patuloy po naming maipamahagi ang iyong banal na salita. Patuloy naming maipamahagi ang magandang balita na mayroong Diyos, na mayroong buhay na Diyos, na mayroong Diyos na magpapagaling sa aming mga karamdaman, na mayroong Diyos na magpo-provide ng aming mga pangangailangan, na mayroong Diyos na iyakap sa amin kung kami ay nalulungkot, at mayroong Diyos na magpapahid ng aming mga luha, na mayroong Diyos na pwede naming pagsabihan ng aming mga daing, na mayroong Diyos na handang makinig ng aming mga daing at mga reklamo at mga problema sa buhay. Lord, maraming salamat po. Dalangin ko na kayong patuloy na manguna sa amin, patuloy na mag-guide sa amin, Lord. Huwag niyo po kaming iiwan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. And iiwanan ko po sa inyo ang verse na ito sa Exodus 15:26. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the disease I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." So dalangin ko na patuloy tayong manalangin sa Panginoon, patuloy tayong humingi ng gabay sa Kanya, ng healing, ng restoration ng ating kalakasan. And dalangin ko na patuloy tayong gabayan ng Panginoon, at huwag po tayong mawala ng pag-asa, patuloy lang tayong lalapit sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pamamayaan. As long as
gawin natin yung mga command na inuutos niya sa atin. Maraming maraming salamat po. Thank you, Lord. It's Friday. God bless. Have a nice day.